Eh, sige, tangkad mo lalaki, ganda lalaki. Opo. Bata, pag tinignan yung mga babae, wala na, patay tayo dyan. Pilig yun talaga siya sa kasino. Lakad namin, mga kasino, inuman. Isa nga, may kaaway kami. Ano busing? Pakang ko na yun. Si Ace Virgel, nabansag ang bad boy din yan eh. Siya, bad boy ba siya sa totoong buhay? Hindi. Okay. Sa mga club-club, hindi kilala kasi siya eh. Kasi kasino boy talaga yun eh. Lagi may dalang 45 yung mas bad boy siya sa babae. At ituloy ko may damay eh. Yung mga massage clinic, ano? Doon kami natututo. Kumusta kayo, mga Andre? Welcome to Saray TV. Sa video na ito, mga Dre, ay samahan nyo akong kumustahin ang isa sa binansagang 10 manlulundag o yung grupo ng mga pinakamatitikas na stuntmen sa kasaysayan ng pelikulang aksyon dito sa Pilipinas. Samahan nyo akong alamin ang tunay na storya ng buhay ni Fred Moro at mamangha sa kanyang mga kwento tungkol sa mga big-cutting action stars tulad ni Ace Virgel, Rudy Fernandez at Mag-amang Bong at Ramon Revilla Sr. Ako si Fred Dumalagan, original name ko. 1972, 1970, napunta ko rin sa Maynila. Tapos, nung nandito sa Maynila, wala akong trabaho. Kundi utosa, sama-sama mamalingke, gano'n ang trabaho ko. Kung isa, nag-hardinero ako. Hindi, maraming kotse si Limapuro. Kung ako susi, ako naglilinis ng kotse. Kung minsan, iniiwan susi, ina-under-under ko lang. Almost one month na, nakita ni Nick yung driver, napatakbo ko na paikot. Sabi niya sa akin, Fred, huwag, baka makadisgrasya ka, wala kang lisensya. Kundi, turuan mo ako mag-drive, gusto ko yun, wala ko ibang trabaho. Sige doon sa Land Cruiser, sa loob ng Green Hills, at Luko, hanggang tuloy-tuloy na. Kumuha na ako ng lisensya, student permit. Ang sweldo ko ng 200 pesos. So yun nga, nung magbakasyon niya, nakita niya, oh Fred, umuwi ka na sa Alanaw ha. Kasi may fish pa na ko doon, mag-aral ka ng fisheries, you know. Okay. Eh, hindi ako umuwi, may lisensya na ako. Yung pero, time na yan, martial law na talaga siya? Martial law na. Okay, siya, lilipad ng Amerika, kayo, babalik ng probinsya. Ang nangyari noon, hindi ako umuwi. Umalis ako, naghanap ako ng taxi. Mga 1968, 69 model. Drive ako hanggang sa, talagang naging expert ako na drive na taxi. Naging reserve boy taxi ako sa Quezon City. Kay Mel Matay na marami siyang taxi noon, ang dami. Doon ako nag-taxi talaga habang martial law. Dating ng alas 11:30, kami nang meet ko, iikot to. Standby na kayo. Ang ginawa ko, siyempre, kalikasan ko noon. Pinatakbo ko na matulin sa may iwan, sa Ortigas Avenue. Habol lang kami ng Metrocom. Hinabol kayo? Oo, hinabol ako Metrocom. Naka-sound eh. Putang, kinakabahan ako, di ba? Pagdating doon sa ano, pinarampo ko ngayon sa yung gutter. Papunta doon sa grahe namin. Hinuli ako, nalakot sa Fort Bonifacio. Sabi sa akin, lahat kayo din na mga nahuli, pagkanya-kanya yung trabaho. Ang iba, magwalis, maglinis sa kubita, kung ano-ano, gano'n. Eh, may mga mayaman. Sabi ko, sir, sa kubita lang ko, sir. O sige, linis sa kubita. Tapos, ang bilis ko maglinis. Siyempre, saray ako sa trabaho eh. Tapos, nung natapos ko, pati kusina, nilinisan ko rin. Eh, ang mga metro ko, nakatingin na sa akin, eh, okay ito ah. Wala lang ko, linis. Siguro, mga alas 7 na yon, 7:30. Sabi niya, oh, lahat dito, dito kaya mag-ipon-ipon. Tapos ako, pinahiwalay ako. Mamaya, kakain ka dyan, may pagkain ha. Pagkatapos namin kumain, mga alas 8:30, magnanay na yon. Apo. Sabi sa akin, sinikretuhan ako ng Metrocom. Halika, friend. Eh, ang galing mo maglinis, ang bilis pa, tinulungan mo pa yung iba eh. Saan ka ba dati yung trabaho? Dito siya, dati po,
Nagtatrabaho kay Congressman Ali de Macuro. Eh, Congressman ka? Ubus ko rin yun eh. Talaga? Talaga, sir. Oo, ubus ko rin yun. Mabait yun. Kaya astig yun, yun. Oo, nga sir eh. Doon ako nagtagal, sir eh. Kaya pinauwi ko sa Mindanao. Hindi ako umuwi, sir. Nag-taxi driver na lang ko, sir. Wala na ako ibang nalalaman trabaho. Siya, ah, sir, ganun ba? O sige, mamaya. Pag habang nagtatabaw sila doon, umiskir na ka dito sa likod. Bakit po, sir? Uwi ka na. Sabi, magaling ka eh. Hindi ka naman dapat gano'n nila. Maayos ka magtrabaho. Oh, sige, salamat po, sir. Ayun, umuwi ako sa grahe. Talaga? Nung nakita ko naglalaka noong mga alas 12. Oh, Fred, ano nangyari na yun? Oo, mga sir eh. Talagang dalawang lang buwan, sir. Hinuli ako, dinala ako ng metro ko eh. Hindi na ako nag-taxi. Nag-apply ako sa bus may Cubao. Digis Transit. Nag-apprentice ako, tapos sa finishing ako. Nakapasa naman ako. Nung nakapasa ako, nag-apprentice na ako yung Cubao to, project to entry to Pierre. Ayun, apprentice ako isang araw. Tapos kinabukasan, ako na nag-drive. Isa naman, na-accidente naman yung bus kong, kasi nag-transfer naman ko sa Rasangi bus, mayayang Marikina din to Muntinlupa, na-accidente ako, ang tagal din. Eh, di naman, binangga ko yung gravel ang saan, eh, wasak yung muso eh. Oh, naku, suspended naman ako. Standby ko sa Guadalupe. Yung ABC, cinema. Ang baba noon, puro mo tatlong warehouse doon. Ako, yun ako, gabi-gabi, side-seeing lang ko doon. Oh, nakita ko may magandang chicks. Ayun lang ako doon. Ligaw-ligaw. Tapos, may pera kong konti. Ang ginawa ko naman, yung mga waitress or mga manager, opo. Ang ginawa ko, pinapautang ko ng no, yung tela. Kasi uso pa yung mga may slick dito na ano noon. Kasi may tinuloy yung kapatid ko. Opo. Araw-araw, 2 piso. Nagtsaga lang ko doon. Tapos yun, siguro, lasing lagi akong lasing. Ano yan. Nagkaroon ako ng chicks na medyo may pera din. Ayun, umaasa naman ako doon. Pero sabi ng kapatid ko, Fred, ano bang nangyari sa'yo? Hindi ka na nagdadrive? Wala eh, hindi pa ko tinatanggap. Dahil, nga, aksidente yung bus eh. Kaya, minsan, hinatid ako ng chicks doon sa ano ko, dahil lasing na lasing. Wala namang matirahan doon. Hinatid ako mismo yung babae. Nakita ng kapatid kong babae. Galit na galit. Eh. Talaga ito si Fred talaga. Chicks na naman yung chicks. Umuwi ako. Isang katao naman, ang pag-uwi ko, nag-inuman yung mga tailoring boy at saka yung stuntman na fight instructor sa SOS Daredevil. Ah, okay. Tapos sabi na, sabi sa akin ng nung kasama niyang tailoring. Bay, sino ba yung matangkad niya, bay? Ah, si Fred Dumalagan. Kapatid na mayari niya. Taxi driver yan eh. Pero na-accidente yung ano niya, wala. Standby. Ano nga ba? Hindi yung mag-artista ba yan? Eh, nung papasok ko sa kwarto, narinig yung artista. Artista? Oh. Eh, bumalik ako ngayon. Bus, ano yung artista, bus? Ano, paano ba mag-artista? Eh, ako rin, Bisaya, di ba? Opo. Sabi di, mag-stuntman ka, tapos para ka mag-artista. Ko, stuntman? Sabi ko, nung nanood ako ng mga pelikula, may nakita ko stuntman, SOS Daredevil. Opo. Oo, yun. Ah, ganun ba? O sige, stuntman ako. Laban ka agad. Oo. Di, sabi niya, maganda ka ng short na blue, kulang t-shirt at saka puting shoes. Rubber shoes. Oh, yun. Ano? Paglinggo, pumunta ka doon sa Iran, bago mag-Taff Avenue, may nakalagay SOS Daredevil sa may Paco. Mag-report ka doon. Kailangan doon, mga alauna nandoon ka na. Kasi yun ang mga 12:30. Apo. Hindi ginawa ko, mga 12:30 nandoon ako eh. Nakita ko doon, no, alauna. Mag-ensayo na eh. Tapos, oh, Fred, lika. Tinawag ako. Oh, sir, ano pa para, sir? Magsuot ka na ng, ano mo, para mag-ensayo ka. Oh, sige, ensayo ko. Wala, ensayo. Bubulog, gugulong, baliktad-baliktad ako. Hindi ako marunog eh. Pero wala ako, okay lang. Talagang lahat ng mga pagsubok, talagang sinuong ko yun. Apo.
Di ngayon, di, pagdating ng hapon, uwi na. Kasi ang inside doon, tuwing Lunes, Merkules, at saka Linggo. Opo. May barbell naman tuwing Biyernes. Pero, kung nyo, pang, parang ano lang, wala siyang routine or ano, basta barbell lang. Guwat lang, guwat, guwat lang. Kasi ang palaki dito eh, stuntman. Opo. So yun, nasana ano ko naka one week ako, mahigit. Tapos nung nagsakitan na at andito ko, hindi ako nag-ensayo. May isang linggo sulit ako nag-ensayo eh. Tapos ngayon, nung nag-taxi na ako, bumalik ko sa taxi, parang hinahanap ko ba? Ah, talaga? Oo, kasi may routine-routine kami, tapos dialogan, yung mga ganun. Pinagyayabang ko sa kapwa taxi driver ko. Oh, stuntman ka. Oh, stuntman ako. Suntukan yan ako doon eh. Ah, ganun? Eh bumalik ako. Dahil hinahanap ko eh. Hindi nyo namamalayan, pero nagustuhan nyo pala. Nagustuhan ko. Parang gano'n. After one week yun, nung bumalik, tuloy-tuloy na bensayo. Hanggang sa nakapag-shooting ako, unang pelikula ko, Ang Leon at Ang Daga. Fernando Po Jr., Ninyo Mulak, yes. Bata pa si Ninyo. Yes, naalala ko yun. Oo, shooting kami sa ano, sa may papuntang Muntalban. Ito, nakita ko Fernando Po Jr. Lagi si Tom, hinahangahan ko. Ganda lalaki. Talagang ano eh, astig eh. Wala, tapos nag-ensayo na kami para routine. Apo. Nandoon naman sa aming karutin, Jimmy Santos, atoy ko, si, ano, basta, si, ano yun, si Yoyoy ba yun? Yoyong? Yoyong, yun, nandoon sila, mga komedyante ba? Apo. Hey, yan, routine kami. Yan ako, mga bukol sa routine eh. Wala, sabi ko po, iiwas na nito, baka matamaan pa ako. Laki ni Jimmy Santos eh. Si Atoy. Ang karutin niyo po si Jimmy Santos? Oh, si Jimmy at si Atoy ko. Oo, kasi Rambulan eh. Opo. Rambulan. Yun, natapos ang pelikula, natapos yun. Tapos, dumating si Ninyo Mulak, kinabukasan naman yun. Shooting kami. Batang-bata ni Ninyo Mulak, komedyante eh. So, yung ring-win, parang lalo ko natuwa ba? Apo. Na-inspire ako. Apo. So, Mindanao, ako nanonood lang, pero dito ako na mismo. So, tama. Yun na, nagyayabang na ko sa mga, ano, sa Guadalupe. Tapos, siyempre, alam mo naman natin na hindi natin alam na yung pala nagiging stuntman ako ng panahon na yun. Ayun, hanggang tuloy-tuloy. Tapos, nasunda naman ang pelikula. Kapitan Kulas. Kapitan Kulas naman. Ramon Revilla Sr. Yes. Di, schedule namin alas 7 ng umaga. Alas 3 pala ng madaling araw, pumunta kami sa Tanay. Ang location, sa, Tanay? Oh, location. Ta, alas 4 pa, nandun na kami. Alas 5. 7:30, mag-8, darating, dumating si Ramon Revilla Sr. Ganda lalaki eh. Tangkat eh. Oh, mga bata, kumusta? Sir, ano po boss eh? Maaga kami boss eh. Yun ang gusto ko, maaga kayo. Yun, that's a story. Nag-sit-sit up na si Derek for shooting. Ito talaga, artista mo talaga ako. Ayun, shooting kami. Parangabayo naman. Parangabayo eh. Eh ako kasi sanay ako sa Kalabaw. Oo nga, sa probinsya. Sabi ng assistant director, sino bang marunong mga bayo, mga stuntman dyan? Sabi ko, ako direct. Ay yabang, Kalabaw lang nang alam ko. sige, dito, 10, bayo. Buna, unang hakba na mag-rehearsal kami. O, tumatakbo ang Kalabaw, magmula doon, papunta rin, exit doon sa, ano, sa may malaking kahoy o exit kami. Rehearsal! Mga stuntman, ready! Ready na po direk! Action! Tig-tig-tig-tig-tig. Buta, kamunti ko mahulog. Eh. Yung kabayo, maano pa malikot ko na nun. Hawak ako sa nun. Sabi na yung director, sino mo yun sa nakahawak na akala mo malalaglag? Sabi ko direk, naribago, Kalabaw lang alam ko direk. Labista ako. Sa umuna talaga. Hanggang yun, tinuruan ako ng pangangabayo. Nang ano yun talagang yung mga nagdadala ng mga kabayo. Opo. Hindi ganito, relax ka lang. Ituloy isipan mo ganun. Hmm. Tak!
Ah, ang natuto ako. Sir, si ano no, matanong ko lang no, di ba si Sen Lito Lapid, SOS po siya? Oh, 1975. Nung napasok, sino pong nauna sa inyo, sir? Nauna siya sa akin ng mga almost one year. 74 siya. Alas magkasabay lang po pala. Oo. Doon nga, kumisa, pag nag-routine kami, marunong na talaga siya eh. Magaling na talaga si Lito Lapid noon. Bata pa siya noon. Kasi mas may edad ako siguro. Siya noon, ano, nasa may edad ako ng mga 5 years. Eh, swerte talaga si Lito dahil namanghin siya ni Jesus Lapid na senior. Senior eh. Nabigyan ako ng konting break. Tumira ko ng stunt. Second floor. Emergency, Tony Pereira. Dalawa kami babae, tatalong kami sa third floor. Opo. Sabi, ito na, eksena. Naka-sit up ng director eh. Oh, yung dalawang ano, isang babae at saka yung isang lalaki. Sino yung pangalan? Si Fred. Oh, hey Fred, ready ka na. O isang babae, ready na kayo ha? Para pag-action, tuloy-tuloy ito. Ang rehearsal natin, kunwari, tatalong na kayo, nakaganon ka sa may bintana. Yun ang rehearsal natin. Pero pag-take na, tuloy-tuloy na yun ha? Ah, okay. Upo direk. Yung tanong ko ng pwede instructor. Okay. Basta po, anong pinag-insayuhan mo sa gym? Gawin mo, huwag kang matakot o ano. Dahil delikadong boy kasi neat lang yun tapos may cartoon. Opo, mayroon mag-alangan ano? Oo. Go sir, eh, malakas ang loob ko. Sanay ako sa kaniyugan eh. Oo, sa niyog. Umakit ako ng niyog eh. Opo. Ngayon ang hindi alam ng mga pwede instructor noon. Ito na, already na. Fred, oh yung SOS na babae. Oh, ready na po kami, Derek. Oh, wala nang ano, ha? Action nito, ha? Opo, Derek. Motor! Action! Puto, nauna yung babae. Puto, natakot ako. Puto, ano, saan na lang? Sumunod naman ako, pak! Puto, ginunod ko sa ibabaw. Puto, yun na yan. Pak! Ay, salamat sa Diyos. Yun na muna kung istan talaga ako. At emergency. Tapos second floor. Hindi, mga third floor yun. Oh? Oo. Third floor, talagang, siyempre, start. Pero successful naman. Ha? Successful naman success yung start. Talaga. Kasi, lagi naman kami nag-insire sa gym namin sa SOS. Opo. Yun ang mga ano na. Tapos, yun na, napansin ako ng fight instructor. Tapos, ayun. Pwede kami gandumulo. Kasi matangkad ako eh. Opo. Pag kami nga nag-roll call, o lahat ng mga matatangkad, abante. Abante, abante ako agad. Yung medyo maganda yung mga dito ko, sa ensayo eh. O abante, abante. Ayun, doon ako nakuha lagi. Pag may mga stand. Saka yung habulan ng kotse, kasi taxi driver ako eh. Oo. Eh, mga habulan ng kotse. Bintahin niyo yan, sir. Bintahin ko talaga. Kaya ako, marami akong alam. So ngayon, nung katagalan, pinag-aralan ko kung paano ko magiging fight instructor. Okay. Oo, pinag-aralan ko talaga. Kasi, nung umalis naman ko sa SOS Daredevils, nagiging fight instructor na talaga ako sa gym. Kami, si Lito Lapid, mga, kung tawagin ka man noon, mga 10 manlulundag, yung 10 fighter. Ang bansan sa inyo? Oo, yung 10 na mga magagaling ba? Pwede lumusot sa lamin, tumalun, bumi-vertical sa taas. Stuntman, stuntman po yun. Stuntman talaga. Lito Lapid, ako yun. Kami na rin ni Lapid. Okay. Oo. O si Lapid, magpapasikat eh. Nagpapasikat din ako. Eh. Sanay ako sa kaniyugan eh. Tumatalong ako sa yung liog tapos yung saging. Apo. Oo, tinatalong ko yung kuminsan. Ganun ang buhay sa probinsya. Okay. So yun ang ano, hanggang sa 1977 ata yun. Na si Lapid parang binibuild up. Apo. 1977-78. Yung The Just Lapid story. Yes. Pero naman nung panahon na yon, kaya naman ako kasi 1978-79, nasa kay Ace Burrell ako, kinuha ko ni Ace Burrell. Kasi wala ko shooting noon eh. Tapos, inahanap ko ni Baldomaro, yung fight director talaga sa sa mga pelikula. Sabi niya, saan si Fred Dumalagan? Wala, standby, nasa project 2 lang yun. Tinawagan ako. Oh, Fred, mayroong ano sa'yo, ipakilala kita. Isang sikat na artista. See, body-body ka muna ha. Driver, tapos bodyguard. Oh, sige.
ayun, nag-driver, babigyan ako ni Esberel. Esberel, tangkad mo, lalaki, ganda lalaki. Opo. Wata, pag tinignan yung mga babae, wala na, patay tayo dyan. Kwento niyo naman po kami tungkol kay Esberel. Kumusta po siya? 1979 ba yun? Kasi, nung kinuha na ko ni Esberel, ano, mahilig lang talaga siya sa casino. Casino? Casino boy. Mm-hmm. So, light lang naman pag nag-casino. Okay mm-hmm. lang yun. Mm-hmm. Tapos kami na, sa likod lang kami, nanonood na kami. Kasi ako, driver, tapos yung isa naman si Nelson, yun, taga bit-bit ng mga, stuntman din yun. Apo. Taga bit-bit ng clutch bag. Mm-hmm. Kasi nandun yung gamit A. Mm-hmm. Tapos, after 3 months, sinasama na rin yung dumudubol sa kanya ni Ace, si paring Rene. Yung double talaga ni Ace, kasi laki ng katawan. Mm-hmm. Sa lakad namin, mga casino, inuman, kaya kuminsan talagang pabor talaga sa amin din. Madali kami makilala eh. No. Sabi ng mga, yung mga managers, kasi, sino ba yung kasama mo? Mga wala, puro mga Brusto. Talagang pwede pang rambulan eh. Hindi mo, mga stampa niya, double ko, driver, saka ganun. Ah, ganun ba? Pero doon lalong nakilala si Esberel, for bodyguard niya, mga stampa niya. Minsan nga, may kaaway kami. Ano busing? Pakan ko na yun. Napaaway kayo, napaaway kayo. Napaaway. Huwag na. Kaya natin yan. Hmm. At tapos, inaayos ng manager. Pero ako, naka-radio ko. Gusto kong bigyan mga dalawang suntok na ito eh. Para matutuwa. Yung meron eh. Kung sabi ni Esberel, kasi siyempre, masira din siya, di ba? Pero, sir, ano lang to, personal lang ha. Di ba, kasi si Ace Berhel, nabansagang bad boy eh. Naging bad boy ba siya sa totoong buhay? Hindi, kaya tinatawag siyang bad boy. Dahil sa mga club-club, hindi kilala kasi siya eh. Okay. Kasi casino boy talaga yun eh. Hmm. Oh, si Ace. Pero may, pagdating lagi, sa mga ganyan, mga basag ulo. Lagi may dalang 45 yung... Oh? Ang may dala ng korte ako kuminsan at saka yung isang bodyguard. Lagi may dala ba? Oo, naka-clutch bag kasi noon uso pa yung mga clutch bag. Sila mga ano. Opo. Kaya tinatawag siya. Bad boy din siya sa mga casino boy at saka yung pagkatao niya. Mas bad boy siya sa babae. Talaga? Ah, grabe yun. Kaya babae. Pati tuloy ko may damay eh. Naging bad boy din eh. Oh, siya pala nag-influensya sa inyo, sir? Ay, naku, talaga, yung mga massage clinic, ano? Apo. Ah, doon kami natututo. Quezon Boulevard, tapos, parang ba yun, may circle. Sikat yan noon eh. Mm. Doon kami nagpapamasay kami lagi. Mm. Kasi si Esberel, siya magbabayad. Doon kami natututo, ganito pala. Babalik ako dito. Babalik. Ayun, ano talaga, ang kanyang girlfriend noong panahon na yun, Aluna Alegre. No? Oh, Aluna Alegre, kabataan pa ni Aluna, ganda talaga. Mm. Ganda talaga. Tapos yun na, hanggang sa tumagal, tapos si Ami Austria. Oh, si Ami Austria. Ganda rin nun. Si Ami Austria, doon kami sa Makati naman. Ganda rin yung Ami Austria. Kabataan ni Ami Austria. Yes, siyempre. Oo. Ganda nun, kabataan nun. Eh, saka maganda lalaki kasi si Esberel eh. Huwag nga, magtabi nga si Rudy Fernandez, saka si Daboy naman, maganda lalaki, baby face siya eh. Ano, Tisoy? Oh, Tisoy, pero ang Esberel, pag tumayo, lalaki-lalaki talaga. Ayun yung pinagkaiba nila? Oo, oh, pinagkaiba. Saka pag tumingin si Esberel, ibang dating eh. Talaga? Yung pinag-aralan niya, kaya si Esberel kahit saan eh, puro chicks ang ano eh. Nabot eh. Chick boy pala si Idol ah. Kaya kami, nabahagian kami eh. Oh, totoo talaga yun. Yung, kaya pala siya binansagang bad boy. Bad boy. Hindi yung bad boy na basagulero. Ay, hindi naman. Minsan naman napapaaway, pero hindi naman siya talaga ano. Kasi may mga bodyguard eh. Kumbaga pumapalag lang. Oh, pumapalag lang. Hindi siya pwede siyang sisindak-sindakin. Opo. Ay, hindi pwede yun. Din. Si Ace, malaking tao eh. Saka simple, nakaintindi sa self-defense. Yes. Eh. Minsan, no, inuma kami sa The Velvet Slam. Alam mo yung Velvet Slam noon, yung mga sikat na mga sayawan. Bar. Mga 1979. Nightclub. Oo. Sa kuan yan, Harrison Plaza. Mm. Yung kanto mismo, yung The Velvet Slam yan. Mm. Diyan yung mga sikat na mga artista, mga ganon. Inuman kami doon, HBL, siguro mga 10 o'clock. 10 to 11. Ba dumating si Bongbong Marcos? Bata pa si Bongbong. Hmm.
Palatawa pala yun eh. Tapos nagrabating, oh, Bongbong, ito, dito tayo. Pero siya mga badiga, siyempre anak ng presidente. Tapos yun nga, eh, binati siya, oh, Asi! Esmeril, ay, boss! Sabi ni Esmeril, oh, ano, kumusta? Kumustahan sila, nandun. Ito ba si Bongbong, medyo malit lang. Pero ano, ako, ayos siya eh. Medyo mapagpatawa, yun nga lang. Komedyante rin. Medyo komedyante, mapabiro ba? Hindi ba kagaya na iba na isnabiro? Hindi. Seryoso? No. Ganon si Bongbong. Okay. Tapos siya, hanggang lumipas. Tapos mayroon akong gawing pelikula, Esmeril. Eh, alam mo, sa totoo lang, mahirap din dahil puro kasino kami yung napupuyat ako. Hindi ko kaya yung... Puyat? Puyat. Tapos sunod-sunod pa? Sunod-sunod eh. Mm. Ang iniwasan ko doon, sabi ko kay bossing, Alfred, ha, may gagawin tayong pelikula, amilis tayo mga 2 weeks tapos. Sabi po ni Alas. Ni Alas, tapos ano tayo sa Bicol. Oo, bossing. Nung mag-shoot na kami, nagpaalam ako sa kanya. Bossing, uwi mo na ako, bossing, dahil pinauwi ako ng mama ko dahil mayroong problema sa bahay na. Huwag ka mo na uwi dahil ano, may gagawin tayong pelikula eh. Siyempre gusto niya ako, pag ako kasi nag-drive swabe. Pag sinabi matulin, matulin talaga eh. Taxi driver tayo eh. Nagalit sa akin eh. Binad tuloy ako, binad. So wala na. Tapos standby naman ako. Nung standby ako ng almost 1 month, si Maldomaro naman, hinahanap naman ako. Gagawin naman ako sparring partner sa sasakyan. Panili pa rin. Oh, Fred, punta tayo sa ano, sa Laguna. May gagawin ko pelikula Rudy Fernandez. Oh, sige. No, wala akong ano, wala akong shooting. Isang buwan na eh. Sige, sama ka. Sama ko. Ang kutsi ko noon, yung 1972, yung Toyota Corona. Pero karag-karag pa yun eh. Mga butas-butas eh. Dahil galis na taxi ngayon eh. Opo. Bilili ko eh. 5,000, hulugan pa. Di, alam ko. Ito, nakikita ko si Rudy Fernandez eh. Nakasit na doon sa ano, pagsushootingan namin eh. Sabi ni Baldo, sabi, halika, pakilala kita. Hey, si Fred Dumalagan. Ah, yan ba, kan? Do? Okay na. Matangkad ah. Nung nagsisit na routine, di, hindi natapos, hindi nakunan. Kasi yung pala si Baldo, may ginagawang pelikula na last day shooting day. Eh. Ganoon? Di, sabi ni Direk, di balik, bukas na lang tayo, sabi ni Direk. Di, Direk, balik kami. Pagtapos, nandun na kami sa set, inaantay si Baldo. Hindi dumating. Sabi ni Direk, papa ito, boy, ma-postpone na naman tayo. Hey, gagawa tayo ng paraan, Direk, para matapos ito. Eh. Matagal na tayo rito eh. Eh, sino mag-fight instructor? Si Fred, ay stuntman yan eh. Oh. Sabi naman, Direk, kaya mo, Fred? Oo naman, Direk, kaya lang. Mahirap, Direk, eh. Si Maldonado, eh. Si Loso yun eh. Baka may iban ako dyan, wala na akong pelikula. So, hindi, sabi ni The Boy, hindi ako mahala, Fred. Ang ginawa ko, ako gumawa ng routine. Routine The Boy, Rudy. Ginawa ko routine, papaka. Hanggang natapos. Anong movie po yun, sir? Naalala niyo pa po? Commander Chris. Commander Chris, okay. Commander, Muslim story. Apo. Sir, Commander Chris. Doon ako nagsimula kay Rudy. Tapos ngayon, di, wala pa yun, ha, di. Ano ba yun, natapos yun, tapos. Pauwi na kami. Sabi ni Rudy, ni The Boy, paano ito, Do? May titirahin ano eh, stunt eh. Yung dubo ko, di patawag mo na. Sabi naman ni Maldo, o sige, patawag ko. Pero, boy, mas magaling pa ito eh. Si Fred, o di, yun na, basta bagay yan eh, kasing tangkad po eh. Apo. Hindi kami magkalayo talaga eh. Di sabi ko, Doon, puta na, kasama natin sa isolation, baka magalit na sa akin. Hindi ako mahala doon. Eh, ano naman eh, mas bagay ka naman kay Rudy. Tama, tama. Ay, ginawa ko double. Puta, yung dumubulo kay Rudy, bumilip eh. Do, siyempre daw, huwag mo nang ibigay sa iba. Talaga? Dog, hindi ka na binitawan, sir? Hindi na binitawan. Talaga po? Oo. Tinira ko, lusot sa salamin eh. Ah! Yun ang mahilap na stunt, no? Oo. Ito sabi ni Rudy, buta, yan ang gusto ko. Kaya mo lang, Fred, pag may shooting ako, lagi ka na sa tabi ko. Doon na nag-umpisa? Oo, doon na nagsimula. Ah, okay. Tapos shooting kami, shooting. Tuloy na. Yung malapit na matapos, ah, natapos ang pelikula yung Commander Chris. Sabi niya sa akin,
nung habang nagdadrive ako. Kasi pag nagdadrive ako noon, ano yung tinitingnan pa niya ako paano ko mag-drive. Kasi mayroon talaga siyang driver. Pero magmula na ako nag-drive, hindi na pwede drive yung driver sa akin ha. Tapos sabi sa akin, haya mo Fred, gagawin itang Murowski. Sabi sa akin, ano yung boss yung Murowski? Fred Murowski. Okay yung boss niya. Wala lang ko. Di nung nasa bahay na kami, iniisip ko eh, bakit Murowski? Itagaminda na ako, di Muro na lang. Di sabi ko, Fred Muro. Wala lang. Nung papunta na kami yung shooting, bossing, sabi mo sa akin, Fred Murowski. Parang hindi bagay siya yung bossing eh. Bakit? Ano naman? Muro, Fred Muro. Oh, kasi bossing, tagalanaw ako, mga lahing Muslim, Fred Muro. Ay di, okay yan, Fred Muro. Ayan, nagiging Fred Muro ko. Kaya lumabas sa pangalan ko, Fred Muro. Ay yabang ko na, lagi ko tinitingnan yung pangalan ko. Una may legal ako. Siyempre. Fred Muro na oh. Pati yung mga tinitirhan ko sa project ko noon. Hindi nyo ma-imagine na. Hindi ko talaga ma-imagine na naging Fred Muro ako. Kasi nag-umpisa kayo sa mababa eh. Talaga ang nag-build up talaga sa inyo. Si Rudy talaga. Siya yung naging mentor nyo sir. Oo. Tapos nung umuwi, tuwing uwi namin, malaki pa yung 200 pesos noon eh. Mayroon pa akong alam sa 200, araw-araw. Ang laki niyan. Opo. Eh, kasi ang pera noon, ano, 1980s, 81. Opo. Diba? Nung stuntman ako doon, 150 lang isang araw eh. Okay. 100, 150 lang. Nagsimula ako sa ganun. Kaya yun, ano, tapos pag nag-shooting kami, siyempre iba yung double ko, iba yung stand-in ko. Yes. Kaya lumaki. Oh. Kaya pinagawa ko na yung kotse ko. Ano yung pinakatumatak na movie sa inyo? Pinaka nagustuhan nyo? Buong career? Yung criminal, Rudy Fernandez. O yun, ang ganda ng role ko doon. Yun naman ang history ko na hindi ko rin makakalimutan. Nagpaalam mo kay Rudy. Sabi ko, bossing, kinuha ako ng American Picture. Habang arubuhin, di pwede ko magpaalam, bossing. Sige, sabi natin kay Direk. Kasi may titirahan ako stunt, American Picture. Pinayagan ako ngayon. Ito nung pinayagan ako noon, tinira ko yung American, ang laki ng binayad sa akin. Yung 50 mil, ang laki na noon. Siguro mga 200,000 ngayon eh. Tinira ko yung bundok sa Laguna eh. Tumalunok ko sa bundok, pagulong-gulong pababa eh. Bubol sa bida. Sabi ng director, very good! Oh, very good ako eh. Thank you, Direk. Hanggang noon, pag may pelikula sa sila, mga foreign, kinukuha ko talaga. Simula noon? Oo, kinukuha ko yung may pelikula yun. Laki ng bigayan sa ano, iba? Mayroon pa kung tinira din ako, ano, ng kuiba. Kuiba, tapos yung sa baba, puro ahas. Ang dami, oh. Kasi sabi ko, ahas to ah. Sabi ko rin sa iyo nag-aalaga, boss, ano yung mga alaga mo? Baka makakagat yan. Hindi yun pala, mayroon palang ahi dito. Gumaganon lang yun. Eh. Hindi makabuka? Makabuka siya, pero ang lalabas, yun lang yung dila lang. Nila. Dila? Oo, ganun pala. Nakatahi? Oo, nakatahi dito. Pwede pala yun. May tangsi. Oo, pwede yun. Wadi, sabi ko, shoot ako. Ayun, tinira ko yung ano, mahal na araw pa yun. Kaya ako kinakabahan eh. Mahal na araw, baka makagatan ko, patay na ako. Imbis na sisikat ako, di po sisikat eh. Oo, nagdalawang isip talaga ako. Siyempre, pro ahas yun eh. Anong movie yun, sir? The Raiders of the Golden Cobra. Foreign film din. Foreign film. Ano yung bida doon? Ang ganda ng katawan. Lalaki-lalaki pag umano siya. Pero may pagka-clubbing. Tingnan mga 8 sa nung gabi, pinatawag ako. Hindi pumunta ako, nag-inuman sila. Puro English eh, nahirapan ako mag-English eh. Napalaban kayo sir? Palaban ko sa English eh. Yung English ko, mga English hirap eh. Panahipo dito sa legs ko noon eh. Yung legs ko noon medyo maganda para konti. Pero sabi ko, bakla pala ito eh. Eh ayaw ko ng ganun eh. Oo, oo. Sabi gusto ko, chicks. Ano niyo palang American picture, sir, no? Doon ako nagkapatay ng bahay. Doon talaga kayo nakaipon, sir, no? Oo, kasi, meron mo, on the spot, 50 mil, 80 mil. Oo. Isa sa Pilipino, 3 mil, 4 mil. Tapos full length pa na ano, no? Oo.
Ako nga, pagdating ko sa Laguna, sa Pagsanan, opo, nandun yung mga escort na polis. Opo. Puro bus ang tawag sa akin, busing! Oh, nandito naman kami. Saan mo kami pabayaan, ha? Oh, wag magala pagdating ng gabi. Pagdating ng gabi, kasi ibibigay ka agad ng cash. Yung pang merienda na sila. Ah, tatlong case lang yan. Mura lang yan. Tatlong case. Kaya tuwan-tuwa sila noon. Yung mga pulutan, inumat kami. Para din ng parang bida rin ang dating ko nung panahon. Once ikaw naging double ka sa bida, yes, parang bida ka na rin. Siyempre. Ano yung last na movie nyo? Bong Revilla. Panday 2. Pagkatapos ng showbiz, sir, ano pong naging pinagkaabalahan nyo? Hindi, kasi ako naman, nung lagi akong kasama ni Senator Bong, governor pa yan noon, opo, nag-negosyo ako ng mga scrap foods, yung ganito. Doon sa Tansa kinukuha yun, tuto ako mag-negosyo. Nag-negosyo po kayo? No, kasi noon, madali ang pera eh. Pag naka-advance ako ng 10,000, binibili ko ng mga kahoy. Okay. Nagsimula ako mag-negosyo. Tapos, nag-ano rin ako, nag-orientation ako sa mga seminar-seminar. Nag-seminar? Negosyo sa business. Ako. Kaya natututo ako. Kaya kombinasyon ako ng konti business at saka shooting. Kaya ako nakapagpatayo tayo ko ng mga bahay. Ayun ang maganda. Kaya matanong ko lang, sir, no? Ilang taon na po kayo po yun, sir? Kung hindi niyo pumamasamain. Opo. 72 na po. Kung kayo po ba may nabigyan ng offer, mo pa rin po ba? Hindi, batang kya po. At saka yung kay ano doon. Kasi yung anak ko si Provinciano. Fatima, ay Provinciano. Hmm. Sa kuan yun sa ABS-CBN ng trabaho. Opo. Si Parke, nakilala niyo? Yes. Si Fatima. Hindi na papa, pa-schedule kita sa ano sa ng Provinciano. Hmm. Sabi ko, anak, nalang anak, bukoy na sa akin yung itong kumikita ko ng konti. Kasi, saka ang layo ko minsan ng mga shooting. Yung biyahe, o. Oh. Ang kasi pag nag-shoot ako ng malayo, inaantok ako. Kaya yun ang ayoko. Marami ng mga offer. Yung mga kaibigan ko, director, eh, pinapahanap ako. Eh. Ayoko na. Retired na talaga kayo sa showbiz? Hindi naman sa retired dahil kuminsan pag Senator Bong, pag dito-dito shooting. Pag dito lang? Napakita ko kaagad eh. Talaga po? Busing! Huwag ka ng umaga! Alam ko na yun. Si Bong naman talaga, may history rin ako dyan dahil ang daddy niya, sabi, friend, may gagawin pelikula si Bong. Turuan mo siya. Sige, boss. Kayo malalay dugong, sa... Dugong buhay. Ang ginawa ko kay Bong dahil siyempre galing sa Amerika, yung sinundo namin yun eh. Pagdating dito, nasa airport kami, kasama ko si Chit kasi house PR nila si Chit eh. Yun, nagkita ko si Bong, maliit pa yung si Bong eh. Ayun, tapos sabi ni boss, after that, turuan mo si Bong pag nasa bahay. Sinura, pinupuntaan ko lagi sa bahay. Yung talaga po. Suntukan, gano'n. Ah. Naging fight stock ko ni Bong, dugong buhay, sa dibdib ng Sierra Madre, o apat limang pelikula yun. Sa mga hindi nakakalimot sa akin, mga viewers, maraming salamat. Inyo ako naalala. Siyempre sa haba na experience ko, nagiging stunt driver, palipad ako ng kotse, lumulusot sa salamin, kuminsan nasuntok ako, pero yun lang talagang buhay stuntman. Maraming salamat sa inyo ha, sana salamat sa inyong pag-alala sa akin. At ito pa rin, Fred Moro, 72 years old. May edad na. Malakas pa rin. Pero, talagang ano, malakas pa rin ako. Yes. So, ganun lang. Okay, sir. Salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.